Ito ang mga sumasagi sa isip kapag narinig ang salitang lungsod o city, lalo na kung ito ay matatagpuan sa National Capital Region o NCR, o mas kilala sa tawag na Metro Manila. Maraming nasasabi na stressful ang tumira sa lungsod. Ngunit, sino makakapagsabi na sa gitna ng nakakapagod na kamaynilaan ay may natatagong bucket of histories? Mapapatunayan natin yan sa pagbisita sa isa sa mga highly urbanized cities sa Pilipinas. At yun ay ang Pasig City. Ang Pasig ay ang isa sa pinakamatandang komunidad sa Pilipinas. Pasig City ay nasa dakong timog ng Pasig River. Ito ay napapaligiran ng Quezon City at Marikina City sa Hilaga, ng Mandaluyong City sa Kanluran, probinsya ng Rizal sa Silangan at Makati, Taguig at Pateros sa timog. Ang Pasig ay mula sa salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay ilog na nagdudugtong mula sa isang anyong tubig patungo sa isa pang anyong tubig. Tados ang tawag sa mga sinaunang katutubo na tumira sa Pasig. Dahil sa likis na yaman na nakukuha nila sa ilog at mga kagubatan ng Pasig, naging madali ang kanilang pamumuhay sa pang-araw-araw. Parating ng mga Chinese, ang Pasig sa pamamagitan ng ilog na nagmumula sa Manila Bay. Umunta sila sa Pasig at nakipagkalakalan. At ngayon, nandito tayo sa baybayin ng Pasig Ilog. Tatanungin natin si Kuya kung paano naglalayag ang mga Pasigenyo. Ang naglalayag noon ang mga kapatid natin Pilipino, mga Pasigenyo, pamamigitan ng habagat at abihan. Ang habagat, ang hangin na papunta ng Maynila, mas maganda maglalayag sila nang may timon o kaya balsa. Dahil doon, pamamigitan ng current, mabilis silang nakapaglayag sa current na yan. Ang Ilog Pasig ay isang makasaysayan din dahil dito dumaan ang barko ni Mahoma noong panahon ng Rebolusyon. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman na tinuro nyo tungkol sa Ilog Pasig. Noong 14th century, narating ng Muslim ang Pasig at pinamunuan nito ni Dayang Kalangitan at ang kanyang asawang si Gatluntok. Nang marating ng Spanish ang Pasig, madali silang nakapagsettle sa pinagbuhatan dahil sa peaceful na pamumuhay ng mga Muslim. Ngunit, saglit lang sila sa pinagbuhatan dahil tuwing uulan, madali itong binabaha, kaya humanap sila ng lugar na pwede nilang pagtayuan ng komunidad at nahanap nila ang Kapasigan at San Nicolas. Pasig ang isa sa pinakamatanda komunidad dito sa Pilipinas. Itinarag ito ng mga paring Agustinian noong 1572. Noong 1901, itinatag ang Pasig bilang parte ng Rizal sa pamamagitan ng Philippine Commission Act No. 137. At noong January 1995, itinatag ang Pasig bilang lungsod sa pamamagitan ng Republic Act No. 7829. Diba ang Pasig ay dati nasasakupan ng probinsya ng Rizal? Ang Pasig ay galing sa salitang Pasig na isang Sanskrit word na ang ibig sabihin na isa. Noong June 11, 1901, ang Pasig City ay naging city capital ng probinsya ng Rizal sa pamamagitan ng Act 137 ng Philippine Commission. Noong 1975, ang Pasig City ay napahiwalay sa probinsya ng Rizal sa pamamagitan ng Presidential Decree 824 ni President Ferdinand Marcos. Noong 1994, ang Pasig ay naging isang highly urbanized city sa pamamagitan ng Republic Act 7829. Ang Pasig City ay binubuo ng 30 barangay. Ang pinakamalaking barangay ay ang Bagong Ilog, samantalang ang pinakamaliit ay Santo Tomas.
Ang Ortigas Center ay kilala bilang Metro Manila's second most important business district dito sa Pilipinas. Napapaligiran ito ng shopping malls, condominiums, commercial banks, nightlife bars, and restaurants. Including St. Francis Square and Shangri-La Mall, ito ay boundary ng Pasig at Mandaluyong. Ang Department of Education, o DepEd, ay isang executive department ng Philippine government. Marami man ang naglalakihan at makabagong building at mga bahay sa lungsod ay hindi pa rin mawawala ang bakas ng nakaraan, lalo na kung pupuntahan natin ang bahay na Tisa. Pinakamatandang bahay na bato dito sa Pasig ay ang bahay na Tisa. Tinayo ito noong 1850 ni Don Cecilio Tequi Cabrera, kung saan tinirhan ito ng kanyang pamilya ng mahabang panahon. Ang pundasyon ng struktura ng bahay ay gawa sa batong adobe na kung saan sinusuportahan ito ang malalaking kahoy hanggang sa ikalawang palapag. Malapit sa bahay na Tisa at Pasig Museum ang Plaza de Rizal. Nandito ako ngayon sa Plaza Rizal na kung saan napapaliputan ang makabuluhan at makasaysayang lugar sa Pasig. Kung makikita nyo, dito nakatayo ang repulto ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Kaya itinayo itong repulto na ito dahil ang Pasig ay dating sakop ng probinsya ng Rizal. Ang repultong ito ay inalay ng mga mamamayan ng Pasig para sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Matapos nating puntahan ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, magtungo naman tayo sa isa pang bayani na si Andres Bonifacio. Nandito tayo kung saan nakatayo ang monumento ni Andres Bonifacio na ating bayani. Kung saan makikita nyo, ito ang tinatawag na cenotaph. Ang cenotaph ay isang bibigan na walang pinagpapay. Kaya itinayo ang monumento na ito upang bigyang pag-alala ang katapangan ni Bonifacio sa pamumuno ng Katipunang Asamblea Magna na mas kilalang sa tawag na Nag Sabado. Simbahan na ito ang kauna-una ng Marian Parish Church na itinayo ng mga Christians Missionaries noong 1570. Ang pangalan ng Immaculate Conception ay na-recognize noong April 25, 1570. Alam niyo ba na ang simbahang ito ay may museo sa loob na kung tawagin ay Museo Diocesano de Pasig? Sa loob ng museo ito matatagpuan ang koleksyon ng damit na isinuot ni Immaculate Conception, ang remnant ng original na bell tower at iba pang mga bagay at religyoso dito sa loob ng simbahan. In October 2003, the church was converted into a cathedral with Father Francisco San Diego. He is the first bishop of the Archdiocese of Manila. Para sa kaalaman ng lahat, ang kauna-unang bell ng simbahan na ito ay ginamit ng mga British na pambala sa kanyo noong panahon ng kanilang pananakop. Nandito tayo ngayon sa San Sebastian Parish Church. Para sa kaalaman ninyong lahat, noong January 20, 1572, narating ni na Father Alvarado at Juan de la Isla ang lugar na ito. Noong araw rin na iyon, doon ginanap ang unang misa bilang pagkilala kay San Sebastian na kanilang patron. Sa ilang taong pamamalagi si Pasig, napagtanto ni de la Isla na hindi ito ang tamang lugar para pagtayuan ng simbahan. Sa makatuwid, inilipat nila ang kanilang sentro sa Barangay Malinaw kung saan matatagpuan ang Immaculate Cathedral. Nagsimula sa maliit na chapel at ngayon isang ganap ng simbahan na itinayo sa pinagbuhatan. Noong May 6, 1990, inaugurasyonan ito ni Eminence Jaime Cardinal Sin, Archbishop of Manila. Noong May 31, 1990, ang simbahan ng San Sebastian ay kinilala na bilang Parish of the Diocese of Pasig. At noong June 12, 1990, si Reverend Father David Polo ang kauna-una ang parish simbahan ito. Ngayon, kasama naman natin si Aling Tessy upang tanungin ano nga ba ang sinisimbolo ng basaan tuwing piyesta ng San Sebastian. Kasi sa ilig na kuha yan eh, si Kuya Paste. Kaya
na ang kermis na namin yan, January 20 nang makuha siya sa iyo. Kaya tuwing karawan niya, January 20, bataan talaga ang inaano ng mga tao. Una, sa ano muna, sa bangka. Bago pagdating sa kate, yun saka ngayon nagbabasahan. Yun ang nakagis na namin eh. Yung gano'n na sayawan, basaan. Kasi pag hindi mo yan isinayaw at hindi mo binasa, nagkakaroon ng trahensya. Nagkakasunog. Kaya noong, hindi ko matanda ako, anong 19 yun, na nagkasunog sa Katleya. Kasi ang ginawang sayaw, walang basaan. Saka hindi pinapasan kung hindi sinakay sa ano, sa sasakyan. Kaya hindi siya nabasa. Nagkasunog. Kaya ganun ang ano yan eh. Pag walang basaan, parang nagkakaroon ng trahensya. Kasi noon daw araw yan, dyan daw pinatapo ng ama. Ang ama ang nagpapatay daw dyan eh. Kasi umano sa ano, parang Muslim yung, parang ano yung ama niya eh. Hindi katulad natin Catholic. Kaya ganun. At ngayon, kasama natin si Ate Gigi upang tanungin kung paano nila sineselebrate ang pista ng San Sebastian. Ate, paano niyo ito sineselebrate? May basahan, may pagoda, may motorcade at maraming handaan. Salamat Ate! Ngayon, nandito tayo sa Santa Clara de Montefalco Church. Santa Clara de Montefalco Church ay tinatawag ding St. Clair of the Cross. Ito ang pinakamataas na simbahan sa buong Pilipinas at itinatag ito noong December 1, 1994 sa pagkakasundo ng Barangay Canyugan at Barangay Sagad. Matapos ang mga kilalang simbahan dito sa Pasig, tumungo naman tayo sa mga kilalang eskwelahan dito. At isa na dito ang Rizal High School. Ang Rizal High School ay kilala dahil ito ang pinakamalaking secondary school sa buong mundo. Inawardan ito ng Guinness Book World of Records noong 1998 as the largest secondary school in the world, which had 25,000 pupils. Ang Pasig Central School ay nagbukas noong 1904. Ang unang batch ng mga graduate ay noong 1911. Noong panahon ng mga hapon, ginawa itong headquarters. Ang Pasig Central School ay may sukat na 27,656 square meters. Noong 1930, nagtayo dito ng gabaldon at dagdag na 12 classroom. Noong 1995 ay nagtagdag din ng 4-story building na pinatayo ni Mayor Vicente Eusebio. Binubuo ito ng siyam na classroom at ng principal office. Hanggang ngayon, patuloy pa pinapaunlad at inaayos ang Pasig Elementary School para matugunan nila ang pangangailangan ng mga estudyante. Ngayon, nandito tayo sa Rizal Technological University Pasig Campus na dating tinawag na Rizal Technological College sa pamumuno ni Dr. Torres na matatagpuan sa Barangay Mibuma, Pasig City. Andito tayo ngayon sa Pasig City Library. Para sa mga mag-aaral na mahilig sa science, maaaring mag-field trip sa Pasig City Library and Discovery Center. Makakakita ka dito ng ating exhibit na siguradong mamangha ka at mag-enjoy ka. Nandito tayo ngayon sa Pasig City Museum. Raymond, alam mo ba na ang Pasig City Museum ay tinayo noong 1973 na pagmamayari ni Don Fortunato? Yes, Ara. At alam mo ba, bago ito isang maging museum, ito ay dating mansyon na kilala sa tawag na Concepcion Mansion. Nakakagulat no, noong World War II pala, ang mansyon ay ginawang headquarters at detention center ng mga Hapones. Tama ka dyan. At noong February 19, 1945, ang mga Amerikano ay naglagay ng watawat sa ibabaw ng mansyon na sumisimbolo na tapos na ang paninirahan ng mga Hapones dito sa Pasig. At noong 1980 naman, binili ng local government ng Pasig ang mansyon upang gawing museum at library. Pero noong 2001, inilipat ang library. At noong 2008, ang mansyon ay nagdaisang tuluyang museum. At makikita dito ang mga preserved na artifacts tulad ng mga buto ng hayop, lumang bato, sinaunang kagamitan at mga lumang pera. Tignan natin dito ang sinaunang pera, artifacts,
at mga lumang kagamitan na ginamit ng mga nanirahan dito sa Pasig. At sa isang kwarto dito, makikita natin ang mga kagamitan na ginamit ni Valentin Cruz at ng kanyang asawa. Ang Bambina Festival ay ginaganap sa Pasig tuwing ikalawang linggo ng Enero. Pinaparada dito ang iba't ibang uri ng Santo Niño at marami mga parishes at schools ang nagpa-participate. Ginaganap ang Pasko Titap tuwing ikalawa ng linggo ng Disyembre. Pinaparada ang mga makukulay at maraming ilaw na float. May mga naglalaban ng sayaw ng iba't ibang school sa Pasig. Ang Araw ng Pasig ay ginaganap tuwing ikalawa ng Hulyo. Ista din ito ng Immaculate Conception. During month-long affair, may mga event na ginaganap tulad ng Mutya ng Pasig Pageant, Outstanding Tosigueño Awards, at Street Dance Competition. Ito tayo ngayon sa Tanghalang Tosigueño, o mas kilala sa tawag na Caruncho Convention Hall. Ito ay tinayo para pagdausan ng mga event tulad ng birthday, wedding, at marami pang iba. At pwede din itong gawing theater. Ang Himasalang Bakery ay tinayo noong 1919 ni Ambrosio Lozada, ang ama ng kilalang violinist na si Carmencita Lozada. Ang panaderia ni Masalang ay tumagal dahil sa binabalik-balikan ang kanilang masasarap na tinapay, lalo na ang parmesan. Tikman natin ang isa sa mga pinagmamalaki nilang tinapay. Dekada, ang isa sa pinakasikat na landmark dito sa Pasig ay muli pinuksan. Revolving Tower o mas kilala sa tawag dati na Mutya ng Pasig Tower ay itinayo noong 1974 sa administrasyon ng dating Mayor Emiliano Caruncho. May 13 palapag. Ipinarenovate ito ni Mayor Maribel Eusebio at muli pinuksan noong nakaraang taon, Nobyembre 28. Sabi rin na ang Revolving Tower ay regalo para sa mga Pasigueños. Nandito tayo ngayon sa Capitol Commons. Ang Capitol Commons ay dating kinatatayuan ng Kapitolyo ng Rizal. Ito ay may kita sa Ortigas Center na nasasakupan ng Barangay Oranco. Tayo ito ng mga karamihan dahil marami dito ang mga kilalang kainan at mas lalo pa itong pinaganda at pinalawak na lugar. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa Fun Ranch. It's located on Frontera Verde Complex, Ortigas Avenue Corner, C5 Pasig City. So, sa loob, there are different kinds of rides. So, ranch is the place to be for the whole family. So, tara guys! Like how happiness can embrace.
nandito naman tayo sa Arc Avilan Zoo kung saan katabi lang ito ng Fun Ranch. Ang Arc Avilan Zoo ay ang mini version ng Avilan Zoo na matatagpuan sa Montalban, Rizal. Arc Avilan Zoo is the only interactive indoor zoo in the Philippines, resembling the biblical Snowman's Ark. Ang Arc Avilan Zoo ay hugis marko na katulad ng ginawa ni Noah. Matatagpuan dito ang iba't ibang uri ng ibon, tigers, bear, snakes, at ang pinakakilalang Bornean orangutan. Ang salitang tiendesitas ay nangangahulugang collection of all needed stores. Ito ay isang shopping complex na matatagpuan sa kahabaan ng Sipay Road. Ang operasyon nito ay sinimulan noong September 26, 2005 sa ilalim ng Ortigas & Company Limited Partnership. Ang karibal nito sa larangan ng pamumuhunan ay ang Chatuchat Market na matatagpuan sa Bangkok, Thailand. Ito ay ang nasa 200 million pesos ang inilaan upang maisagawa ang Tiendesitas. Tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, nagpe-perform ng live band dito. At tuwing Sunday naman, nagpe-perform ang Bughaw Cultural Dance Group. Ngayon guys, nandito tayo sa sikat na sikat na Adventure Park na matatagpuan dito sa Pasig City. Sa loob, you can feel an amazing experience and full of enjoyment. Ang rave ay mayroong butterfly field, mini zoo, flower field, boating lagoon, chess pavilion, amphitheater, rave fitness gym at marami pang iba. Told you life was gonna be this way. Your job's a joke.